Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Dada All, your Tinderella in Kuwait. And today guys, for today's video, sasagutin ko po yung mga ilang question na mga nag-comment sa aking vlog. And pumila ko ng mga question doon ng mga importante at kailangan natin sagutin. Like kagaya ng mga question kung paano ba ako nag-apply dito sa Kuwait, anong agency ba yung mga legit na pwede nating applyan dyan sa Pilipinas papunta dito sa Kuwait. So ibabahagi ko sa inyo kung ano yung agency na in-applyan ko papunta dito and ano nga ba yung mga requirements na kailangan nyo pagka kayo po ay mayroon ng interview at pupunta sa agency. So, yan. I-share ko yan sa inyo para at least pag pumunta po kayo dun sa agency is ready na kayo. Okay? Para kayo po ay ma-assist ng mga taga-agency. Kasi kapag wala kayong requirements, hindi po kayo nila ma-entertain. So, ayan. Kung kayo po ay interesado sa video na ito, is please watch nyo po hanggang sa huli. Marami po kayong matututunan. Dun sa isang aking vlog, ayan, may nag-question sa atin doon. Nag-comment siya. Ayan, si Sir Roy De Pedro. Kung saan na doon yung agency na pwedeng applyan papunta dito sa Kuwait. So, sasagutin ko yan ngayon sa ating vlog. Ayan, hello nga pala, Sir Roy De Pedro. Shout out. Ayan, thank you sa pag-comment. Ayan, so sasagutin ko po ngayon dito yung inyong tanong. Saan nga ba ako nag-apply? So, let's start. Ayan. Ano nga ba yung agency na in-applyan ko sa Pilipinas papunta dito sa Kuwait? So, ang agency ko, guys, ito is legit na legit to. 100%. Marami talaga silang nakapaalis ng mga skilled worker. Ayan. So, ang agency ko po is yung CDK International Manpower Services. So, ang address po niya, ilalagay ko din dyan yung kanilang complete address. Sa Ermita, Manila sila guys. Kung alam niyo yung Robinson's Ermita, backside lang yun. Doon sila sa may Midland Plaza building. So kung hindi niyo alam, may mga nagtitinda doon. May mga vendor doon banda sa mga gilid-gilid. Itanong niyo lang kung saan yung Midland Plaza. So ground floor lang sila. Tapos sa natatandaan ko, room number 2 and 3 ang kanilang ina-accommodate doon. And Adriatico Street po siya sa may Ermita, Manila. Ayan, yung agency guys is nag-a-accept din sila ng walk-in and online application. Ayan, meron din silang online application. For example, malayo kayo or nasa province kayo. Meron din naman silang branch sa mga provinces. Tapos, kung yun nga, kung mas okay sa inyo na online application, meron po silang website. Ayan. Ayan yung kanilang website. Puntahan nyo na lang po. At pwede po kayong mag-send ng inyong mga CV or resume dyan po sa kanilang website. And then, for example, meron na po kayong job interview. Meron na kayong interview schedule, guys. For example, may message kayo ng agency na meron kayong interview, screening interview. Ano nga ba yung mga pwede nyong suotin? Okay, bigyan ko lang din kayo ng tip. Sa babae, yung formal attire, guys. Sample for casual wear. Mga pang office attire. Yung merong collar, or kung meron kayong suits, pwede din yon. Tapos kung slacks, or pwede din namang skirt kung gusto nyo yung skirt. Pero yung medyo mahaba-haba naman guys, huwag masyadong maiksi. Yun, ayan. So, yung mga nagpastubod, yun. Parang medyo formal naman tingnan. Then, black shoes. Yan. Then, yung buhok nyo medyo anuhan nyo din. Konting-konting ayos lang din makeup ng konti. Para at least medyo presentable naman tayo. Sa lalaki naman, ample picture for men's wear. Ganun din, black shoes, tapos slacks. Or kung meron kayong parang pants na medyo formal, tingnan, ganun. Tapos, pwede rin kayong
polo shirt or kung meron kung gusto niyo ano naman mag-long sleeve kayo, pwede naman. Basta yung medyo maayos tingnan sa lalaki. Tapos pa sa buhok naman, pa-clean cut kayo para medyo mas okay. Kasi sa screen guys, tinitingnan nila agad yung ano nyo, kung presentable ba kayo. Kasi malaking factor din yung tinitingnan din ng agency yun. Especially kapag hindi, wala pang employer's interview, medyo mas mahigpit sila sa ganun. Kasi ano yun, malaking points din kapag alam nyo i-present yung sarili nyo ng maayos. Sabutin na rin natin itong question ni Ma'am Teen. Ayan. Hello, Ma'am Teen Ortega. Shout out po naman. Thank you po sa pag-watch ng ating video. And tinatanong ni Ma'am Teen kung ano nga ba yung mga question or mahirap ba yung question ng HR about sa sales associate. Hindi naman, ma'am. Ang mga usually question lang nila is about related din naman sa ina-applyan yung work. Like kagaya ng ano ba yung rules and duties ng isang sales staff or sales associate. So, kung meron kayong experience sa sales, kasi required din yun. Kasi nagtatanong din sila kung halimbawa meron ka bang experience sa sales. So, yun, tatanungin ka lang nila kung ano nga ba yung ginagawa mo. For example, naka-duty ka na, ano yung ginagawa mo sa buong duty mo. So, ikakwento mo lang dun sa kanila. Tapos, kung paano ka mag-assist ng customer, kung ano yung mga dapat na ginagawa ng isang sales associate, kung paano mo tinitreat yung customer mo, dapat, yun nga, anuhin mo lang, mag-search ka lang about yung related about sa sales. Yun, doon lang naman iikot yung question sa'yo. Tapos, ako kasi, tinanong kasi ako kung mayroon ako experience sa cashier. So, may mga tanong doon about sa cashiering, kung ano nga ba yung ginagawa ko kapag naka-duty na ako as cashier. And paano ko malalaman, halimbawa, about sa cards, paano ko malalaman kung fake or real yung card ng customer. So, yun, pag-aralan nyo din yun. For example, gusto nyo mag-apply ng cashier. Then, basta related ng lahat doon about sa ano mo, sa field na ina-applyan mo. Share ko din sa inyo kung ano yung mga requirements ng agency para at least kahit pa paano ma-prepare nyo na po. So, ang requirements na kailangan ko nila is magdala po kayo ng brown envelope. Tapos, dun sa brown envelope, i-prepare nyo po yung two sets nitong mga pamanggitin ko po. So, unang-una, syempre, kailangan natin ng resume or CV. Pa-copy lang kayo ng two copies. Then, after ng inyong CV is yung inyong school credential. School credential, like, for example, nakapag-college degree naman kayo. So, dalhin nyo lang yung mga, ano nyo, yung mga transcript of records, mga ganun, diploma ninyo, or kung high school graduate lang kayo, dalhin nyo lang yung mga, ano nyo, yung mga school credentials nyo. Tapos, OEC, so yung inyong, EOC para guys, OEC. EOC guys, sorry naman. So, yung inyong mga employment certificate. So, kailangan nila yun guys, para malaman-laman. Pupulo na naman ako. Ay, saan ba yan? So, yun. Kailangan nila yun para makita yung inyong mga background, mga previous job ninyo dyan. So, ayan, dali niyo yung mas importante yung hinahanap nila yun. For example, kayo naman ay present employed, kayo ay may mga trabaho pa, dali niyo yung mga ano guys, mga company ID. Yun. Kasi chine-check din nila yun kung saan kayo nagtatrabaho. Then, after nun is yung inyong copy ng inyong valid passport. So, kung may mga passport na kayo, good yan guys. Kasi mas inaano nila yung pinapriority kapag kayo po ay may passport na. Okay, then
importante din yung ano, ngayon, before walang vaccine certificate eh, pero ngayon inaano na rin po nila sa requirements yung vaccine certificate. So kailangan is ano na po kayo, may bakuna na kayo guys, dahil syempre meron pa rin ano ngayon, corona. So kailangan kayo po ay may vaccine na. So then dati meron pang alam ko may mga picture pa eh, one full picture ganun. Kasi alam ko nag-submit kami ng ganun eh. Hinanapan din ako ng ganun. Yung parang hindi siya edited na ano, guys. Kailangan ano niyo, as in yung body niyo ganun. Pero ngayon parang nakikita ko din sa kanina ng Facebook page, tinanggal na yun. Dati meron eh. So, check niyo na lang din kapag kayo ay pumunta doon. So, yun. Yung sa lahat ng nabanggit ko, dapat 2 sets nun, guys. Dalawa. Para hindi na kayo magpa, ano dun, xerox. Kasi mahal din ang xerox nun, guys. So, i-xerox muna bago pa kayo pumunta doon. So, mga nag-a-ask naman po kung ano ba yung mga bansa na hawak ng CDK. Sa pagkakaalam ko po, marami silang Middle East. Meron silang Dubai, Bahrain, Qatar. I'm not sure lang sa Bahrain na, kasi parang hindi pa na ano. Pero alam ko marami sila sa mga Middle East. Kuwait, ganyan. Tapos meron din silang mga Australia, yun, tsaka New Zealand. Ayan, meron silang ganun. Tapos kung meron pa kayong prepared na bansa, ask nyo na lang din doon. May FB page naman sila. Kaya pwede nyo doon i-check kung ano yung mga bansa na ano nila. Pero sa first timer, ayan, advice lang guys, kung kayo po ay first timer. So check nyo na lang po kung ano yung mga bansa na meron silang job offer. Kasi mas mabilis po kayo makakalos kapag kaganyan. Kasi kagaya nga yan, bago pa lang kayo, first time niyo pa lang mag-a-approve. So para hindi kayo matagal mag-antay. Sa ibang bansa kasi, alam ko masyadong mahaba yung process ng kanilang ano, pagpapabisa, ganun. So, tapos pag wala pang job offer, wala pa naman talagang available na trabaho. So, mahaba yung antay na gagawin nyo. So, yun na lang yung advice ko. Kung ano yung meron talagang ano na, doon na lang kayo pumunta. Kasi at least, makakaalis kayo kaagad. Kumbaga, stepping stone na lang din. Tapos, yun lang yung maishashare ko sa inyo guys. Kung meron pa po yung mga ibang question or gustong malaman about, yun yan, dito sa Kuwait or sa, basta may mga question kayo, comment yun na lang po dyan sa ating comment section and sasagutin ko na lang po yan. Magre-reply po ako at nagre-reply po ako sa lahat ng mga nagpo-comment sa aking vlog. And kung nagustuhan nyo naman po yung ating vlog for today, please like and share nyo naman po yung ating video. And kung kayo po ay hindi pa subscriber sa ating YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and click nyo na rin po yung ating notification bell para po kayo ay updated sa lahat ng video na gagawin ko. And that's all for today guys. Thank you so much for watching my vlog and bye guys, bye for now.